Exodus 4, 1 to 5. Moses answered, "What if they do not believe me or listen to me and say, 'The Lord did not appear to you?'" Then the Lord said to him, "What is that in your hand?" "A staff," he replied. The Lord said, "Throw it out on the ground," and it became a snake. And he ran from it. Then the Lord said to him, "Reach out your hand and take it out on the tail." So Moses reached out and took hold of the snake, and it turned back into a staff in his hand. "This," said the Lord, "is so that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you." And this passage is about Moses doubting that others would accept him. And he also reveals na dapat may faith tayo sa promises ni Lord sa buhay natin. And dito din pinakita ni Moses yung pagiging obedient niya. Diba? And have faith, believe na pag si Lord ang nagsabi, it will be done. And yun nga na si Moses yung napili niya na gumawa ng mission na yun. Kahit na nagda-doubt si Moses, di ba? Pero nag-obey pa rin siya. Which is really, really nice. The word of the Lord. Thanks be to God. Good evening po. Ang verse po natin for tonight is Exodus 4 verse 6 to 9. Then the Lord said, "Put your hand inside your cloak." So Moses put his hand into his cloak. And when he took it out, the skin was leprous. It had become as white as snow. "Now put it back into your cloak," he said. So Moses put his hand back into his cloak. And when he took it out, it was restored like the rest of his flesh. Then the Lord said, "If they do not believe you or pay attention to the first sign, they may believe the second. But if they do not believe these two signs or listen to you, take some water from the Nile and pour it on the dry ground. The water you take from the river will become blood on the ground." Ayun po. And God bless po sa atin lahat. Exodus 4 verse 10 to 13. Magandang balita, Biblia. Sinabi ni Moises kay Yahweh, "Panginoon, sa mulat mula pa ay hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita." Sinabi ni Yahweh, "Sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga, lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Yahweh, maaari po bang iba na lang ang inyong suguin?" Sagot ni Moises. Magandang balita, Biblia. Magandang umaga po. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ang babasahin ko po ay magagaling sa Book of Exodus, Chapter 4, Verse 14 to 17. "And the anger of the Lord was kindled against Moses, and he said, 'Is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well. And also, behold, he came forth to meet thee. And when he seeth thee, he will be glad in his heart. And thou shalt speak unto him, and put words in his mouth. And I will be with thy mouth, and with his mouth, and will teach you what ye shall do. And he shall be thy spokesman unto the people. And he shall be, even he shall be to thee instead of mouth, and thou shalt be to him instead of God. And thou shalt take his rod in thine hand, wherewith thou shalt to do signs." And po, God bless us. Good evening po. Ang Bible verse ko po today is from Exodus chapter 4, verses 18 to 21. Yan. "Bumalik si Moises sa Ehipto
Umuwi si Moises upang magpaalam sa biyanan niyang si Jethro. Sinabi niya, babalik po ako sa Ehipto. Dadalawin ko po ang aking mga kamag-anak doon para malaman ko naman kung buhay pa sila. Umayag naman si Jethro. Matapos magpaalam, sinabi ni Yahweh kay Moises, magbalik ka sa Ehipto sapagkat patay ng lahat ang mga taong ibig pumatay sa iyo. Kaya isinakay niya sa mga asno ang kanyang asawa at mga anak at naglakbay sila patungong Ehipto. Dala niya ang kanyang tungkod. Verse 21, sinabi sa kanya ni Yahweh, pagdating mo sa Ehipto, gawin mo sa harapan ng Faraon ang mga kababalaghang ipinagagawa ko sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihang gawin ang mga ito. Ngunit, patitigasin ko ang puso niya upang hindi niya payagang umalis ang mga tao. Purihin ng Diyos, no, sa pagbasa ng kanyang mga salita. Dito sa verse 18, sinabi lang na nagpaalam, di ba, si Moises sa kanyang biyanan. No, magandang kaugalian to, no? Hindi katulad nung nangyari kay Jacob, kay Laban, no? Sinabi ng Diyos na bumalik siya sa Kanaan. Di ba, hindi sila nagpaalam kay Laban noon. Kaya hinabol pa sila, di ba? This time, talagang nagpaalam at maayos silang nakaalis. Tapos, sa verse 19, sinabi ng Diyos kay Moises na magbalik ka na sa Ehipto sapagkat patay ng lahat ang mga taong ibig pumatay sa iyo. Matatandaan natin, no, na kaya napunta si Moises sa lugar nila Jethro dahil tumakas siya sa Ehipto nung napatay niya yung isang Ehipsyo, 'di ba, nung ipinagtanggol niya yung kanyang kababayan na Hebreo. Yan. Tapos sinabi nga ng Diyos na dito ay patay na ang lahat ng at dahil doon nalaman ng Faraon 'yon na napatay niya yung isang Ehipsyo. Kaya minabuti ni Moises na tumakas 'yon. Kaya siya napunta doon. Yan. Tapos dito naman sa verse 21, no. Sinasabi na patitigasin ang puso ng Paraon, no, kasi gusto pa ng Diyos na hindi agad payagan, no, para maipakita pa ng Diyos kung ano yung mga kaya niyang gawin. Yan, glory to God po. God bless us. Today po, may Bible reading po tayo in the book of Exodus chapter 4 verse 22 to 26, King James Version po, English. Verse 22, and thou shalt say unto Pharaoh, thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn. And I say unto thee, let my son go, and he may serve me. And if thou refuse to let him go, behold, I will slay thy son, even thy firstborn. And it came to pass by the way in the inn, that the Lord met him and sought to kill him. And Zipporah took a sharp stone and cut up the foreskin of her son and cast it at his feet and said, surely a bloody husband art thou to me. So he let him go. Then she said, a bloody husband thou art because of the circumcision. Yun lang po. God bless us all. Thank you. Mapagpalang araw po at magbabagay po ako ng ating Bible verse at sa Exodus chapter 4 na po ito, verse 27 to 31. The Lord said to Aaron, go into the desert to meet Moses. So he met Moses at the mountain of God and kissed him. Then Moses told Aaron everything the Lord had sent him to say, and also about all the miraculous signs he had commanded him to perform. Moses and Aaron brought together all the elders of the Israelites, and Aaron told them everything the Lord had said to Moses. He also performed the signs before the people, and they believed. And when they heard that the Lord was concerned about them and had seen their misery, they bowed down and worshipped. Ayan. To God be all the glory po. God bless us all. Magandang araw po. Ito po ang exhortation for
Exodus chapter 4. So dito po sa chapter 4, ibinibigay na po ng Panginoon kay Moses ang mga instructions. Ano na gagawin niya once na i-present na niya sarili niya sa harap ng paraon. Ano po? Ito pong story ng Moses ay isa po sa mga paborito kong istorya sa Bible, sa Old Testament. Ano po? Isa rin po kaya po malapit dito sa puso ko. When I was growing up, meron po akong paboritong animated film by Walt Disney. Ang title po nito is Prince of Egypt. This is the story of Moses at kung paano nila pinalaya ang mga alipin mula sa kamay ng paraon, na pinaniniwalaan po ano na ang pangalan po nito ay si Ramesses II. Ano po? At dito ka din po yung greatest miracle ano para po sa akin nun sa ano na pinerform po ng ano is yung parting of the Red Sea. Ano, this is very famous. So dito po in-instruct po ng Panginoon si Moses and all of the miracles that he will perform once na nandun na sa harap ng paraon. Ano po? Dito rin po makikita po natin na si Moses ay may pagdududa sa kanyang sarili. Ano, hindi sa kakayahan ng Panginoon, pero may pagdududa siya sa kanyang kakayahan. Ano po? Pero every time na sinasabi niya na paano po ito, paano po ang ganyan, the Lord has always an answer. Ano po? Na sabi ni Moses, patawarin mo po ang inyong tagapaglingkod, ngunit ako ay hindi magaling magsalita. Ano sabi ng Panginoon? Sino ba ang nagbigay ng ano ba sabi dito? Who gave human beings their mouths, who make them deaf or mute, who gives them sight or makes them blind? Is it not I, the Lord? Ano po? Ibig sabihin po, God is lahat ay walang imposible sa Kanya. Lalo din po dito, makikita po natin na everything is planned out by Lord. Ano po? Sabi niya, pumunta ka sa paraon, ipresenta mo ito, at pero sisiguraduhin ko na I will harden his heart para hindi niya palayain ang mga tao. Ano po ibig sabihin po ano? Pwedeng-pwede naman palang gawin ng Panginoon na tao dito palambutin ang puso ng paraon para isang pagpipresenta pa lamang ni Moses ay palayain na niya. Pero hindi, ang gusto ng Panginoon ay dumaan baga sa hirap ano yung ano, kasi gusto rin ng Panginoon na sa tingin ko ano, gustong pagbayarin din ng Panginoon ang Ehipto at ang paraon sa ginawa niya sa pangaalipin niya sa mga Hebreo. Ano, at ganun din po nung nakita rin natin ano na nung ipinresenta ni Moses at ni Aaron yung mga sinabi ng Panginoon doon sa mga sa tao, lahat sila ay naniwala. Ano, kasi tayo kapag kapag may mga milagro na sa buhay natin, malaki man o maliit, ano, we should always think that this is a blessing from God, na ito ay ipinakita sa atin. Wala tayong ibang dapat gawin kundi maniwala at manampalataya, kasi that is how faith works. Ano po, we believe in we don't see. Ano po, that is true faith. Ano? Tapos dito nga po sa Exodus 4, ano po, all the miracles na gagawin ni Moses is already planned by the Lord. So, kailangan nyo din po maniwala na lahat na mangyayari sa buhay natin ay planado na ng Panginoon. And He will perform miracles kahit ano pa yung pinagdadaanan natin, pinansyal, kasakitan sa katawan, kapansanan, everything na ano, lahat po yan may solusyon ang Panginoon. All we need is faith. Kahit pa tayo ay merong mga bagay na akala natin, katulad ni Moses, may pagdududa tayo sa ating sarili, pero sa totoo pala ay kaya natin. Ang kailangan lamang nating gawin ay sumangguni sa Panginoon at kanyang ipapakita ang mga dapat mong gawin. Ano? Yun lamang po at maraming salamat.